Ano ito? Crown for sale? Parang bidding ba ito? Or babayaran nyo na panalura nyo? Kapag hindi nyo nabayaran, sa uli nyo? Kung gusto ko raw pong mag-award, yun, mag-send po ako ng sponsor. Pero ako rin, sa akin din po mapupunta yun. Parang ganun. Yung mga kandidato po, pwede nyo bang sabihin talagang tinarget, prenospect na mga successful businesswomen? Can we say that based on your experience? Halos lahat po kami mga negosyante po. Hindi ko alam kung paano yung qualifications na ginagawa nyo sa pagpili ng representative ng Philippines to compete internationally. Hindi po kami papayag na maulit pa to next year or kahit na ano pang organization na gawin nyo na meron kayong gagatasan ng mga nanay. We are about to announce the Miss Universe Pacific Continental 2022. Candidate number 1, Bulacan! Beauty, brains, and intelligence. Ilan lang daw ito sa mga criteria para tanghaling Mrs. Universe 2022. Pero para sigurado raw maiuwi mo ang corona, you have to pay its price. Isa sa anim na kinoronahang reyna sa katatapos lang ng Mrs. Universe 2022 ay ang negosyanteng si Jessa Makaraig. Hindi pa man daw nagsisimula ang pageant. Agad daw siyang pinagbayad ng 50,000 pesos ng National Director ng Mrs. Universe Philippines Foundation na si Charo. May mga entry fee. Parang nasanay na lang ako na, okay, may entry fee, ganyan, 50,000. Nagbigay na lang din ako. Parang hindi ko na siya question. Parang sinabi lang nila sa foundation daw. Isa rin sa kandidata ng Mrs. Universe ay si Ruth. Si Ruth, personal din daw na kinausap ni Charo kalolo Uy at hinikayat na magbayad para masigurong hahakot din siya ng awards sa pageant. Ang sistema po dito, ako po yung bibili ng award ko. Parang ganun po. Tapos ang mapapalabas po sa mga tao, kunyari nagulat po ako na wow, may award ako. Pero alam ko na po yun. Kinoronahang Mrs. Universe Pacific Continental si Jessa at nakatakda sanang lumaban sa South Korea ngayong Nobyembre. Pero bago raw niya ipresenta ang Pilipinas sa international pageant, siya rin ang kinakailangang sumagot sa lahat ng gastusin. Is I need to pay 350,000 for the registration fee. Sinabi ko din sa organizer na hindi ko kaya magbayad niyan. Kasi I thought, pag competition na and I'm representing our country, nakaka-disappoint na after saying that, you want me to return the crown and ang kinakalat nila is I'm not capable. Bakit? You're not capable kasi hindi mo kayang magbayad. Kaya ang corona ni Jessa para daw paninda sa palengke na nilalako sa ibang kandidata na handang magbayad ng 350,000 pesos. Well, I know to myself na kaya ko pong lumaban. Beauty and brain po. Kung sabihin man natin na beauty and brain, kaya ko pong lumaban. Pero sa ganung patakaran na wala ka lang 350,000, you are not capable. So, sabi ko nga, ang tagline dapat dito is, pag may pera ka, pasok ka. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Mrs. Universe Philippines Pacific Continental 2022 si Jessa Makaraig. Yan nakaputi. At isa rin sa mga kandidata si Mrs. Universe Philippines Ruth De Fuin, okay? And magandang hapon sa inyong dalawa. Good afternoon, sir. All right, good afternoon. Ano ba nangyari dito? Bakit parang nabalitaan ko ay sinorender mo, isinauli mo, or pinasauli nila? Kasi po after the coronation night, kinabukasan, sinisingil na po ako ng 350,000. Sinisingil ka? Opo, for the registration fee sa Korea for the competition. Eh sabi ko, hindi pa po ako bayad sa ticket na 250,000 para dun sa last event. Kasi po may utang pa ako sa kanila na 250,000. Para saan yung 250,000? Sa ticket po. So 250,000. Hindi pa po ako makabayad kasi po wala po. So ano to, binenta to yung 250,000 worth of tickets? Opo, opo. Bibilhin mo yun? Opo, opo. Bibilhin ko po siya. Kaso lang po, wala pong bumili. Kaya so, ibibenta mo yun? Opo, bibenta ko po siya. Pag hindi mo nabenta yun, utang mo yun? Utang ko po siya. Dinisclose ba sa inyo to sa umpisa pa lang nung kayo'y
sinabihan na nung kayo sumali? Sinabi ba sa inyo na, oy, may bebenta tayo ng mga ticket dito? Opo, kaya po ang binili ko lang po sa kanya is 25 tickets. Okay. Kaso lang po, pinilit niya po sa akin ibenta, 75. Una po, sabi niya, registration fee na okay. 50,000. Then, mm-hmm. Nag-additional po ng gawin na lang daw 10, so 50,000 kasi 5,000 each. Tapos, bumili pa po ako ng 20 tickets na tag-1K. So, okay. 70K na po yung total ng tickets ko. Then, meron pa po siyang sinasabi na parang babayaran ko pa. Sabi ko, ay, hindi ko na po yan babayaran mo kasi hindi ko naman po yan sinabi or ni-request sa inyo. Na parang, alam mo yun, parang pinipilit. Tapos, yung sa awards po, ganun, tinawagan niya ako na kung gusto ko raw pong mag-award yun, mag-send po ako ng sponsor. Pero ako rin, sa akin din po mapupunta yun, parang ganun. Ano ba to? Crown for sale? I mean, parang bidding ba to? Or babayaran nyo na panalunan nyo? Kapag hindi nyo nabayaran, sa uli nyo? Ako po talaga, wala po akong alam na may binibiling special awards. Talagang okay. Hindi po ako na-offera ng ganun. Ngayon ko lang din po nalaman na may mga ganun. Kayo ba yung nakatanggap or ni-recruit? O paano ba? May kumatok sa bahay niyo? Kasi apparently, before that, gusto kong sabihin, mga successful businesswoman kayo, di ba? Opo. You have your own businesses. Ako po, I'm the owner of the Pretty Eye Aesthetic Clinic. So, okay. I have 25 branches of aesthetic clinic nationwide. So, 25 branches nationwide? Yes po. Okay. Aesthetic clinic. Ikaw naman, Saigon, Ruth, what do you have? I have po bakery and apartment. Importante rito, parang kayo ba'y na-recruit or you were prospected, you were profiled, were you targeted na parang alam na nila kung sinong lalapitan? Ako po, ginoin po ako nung master ko sa permanent makeup dito okay. Sa aesthetic industry ko. So, sabi nila, sana daw meron representative ang PMUO. Industry. Okay. Mm-hmm. So, ako, gumawa na ako. Okay. Tapos gumawa na sila ng group chat, kasama na si National Director. So, okay na ako. May bayad na 50,000. Sige, go na lang. Parang wala na akong question. Okay. Sinabi ba nila sila'y foundation o korporasyon registrado sa Securities and Exchange Commission? Wala. Ako po, parang di na ako nakagawa ng researching Okay. Parang sobrang busy po namin sa business. So, yan ang Facebook page nila? Yes po. Pero sinabi niyo, ilang taon na ba to? Gusto ko malaman or I don't know kung alam niyo to. Actually, ako talaga wala talaga akong idea. Basta na rin, parang nirepresent niyo. Yung sinasabi po nila, parang three years na po. Three years. Mm-hmm. So, okay. Sino ngayon ang nare-reklamo rito? Tell me, what can I do for you? Sino ang gusto ninyong tawagan namin so we can investigate and give them a chance to explain sa nangyari? Kasi parang nakita ko, busy kayo, ano? You're successful in your career. Wala na kayong time para magtatawag-tawag. Tell me exactly kung anong reklamo mo rito. Anong gusto mong isiwalat na parang binawi nila ang corona, pinasusurrender sa'yo dahil hindi mo mabenta yung ticket? Kaya po ako lumapit dito is para hindi na po maulit pa sa mga nanay na tulad namin na naapektuhan po mentally na parang mapapa-question ka, bakit hindi ba ako fit for that position? Parang marami pong mga candidates na masama din po talaga yung loob. Pero hindi na lang, tahimik na lang sila. Ganyan. Pero po ako, hindi ko po hahayaan yung chance na magkaroon ako ng voice. Okay. Para matigil na po yung system. And you're doing right. Na talagang dapat kung gusto mong patigilin. And now you're becoming an advocate against deceitful practice. Kung alam po namin na ganun po yung kalakaran, hindi na po namin sasayangin yung oras namin dito. And yung pera po, as a business owner, hindi po kami magsasayang ng pera dahil hard-earned money po namin yun. Yung mga kandidato po, pwede niyo bang sabihin talagang tinarget, prenospect na mga successful businesswomen? Can we say that based on your experience? Halos lahat po kami mga negosyante po. Alright. Business owners po. Dito sa parting to, do you feel na parang sa bandang huli nung kayo sumali na parang bibilhin nyo yung corona? Sa dami kung sino yung makabenta ng ticket na marami mananalo? Or ano pa yung mga hindi na dinis-disclose, walang prior disclosure na kumbaga may mga hidden, you know, products that you have to sell? Ganun ba? Dun pa lang po na kailangan mong bilhin yung special awards, ganyan. Parang sabi ko, hindi, gagawin ko to nang hindi ako naglalabas ng pera. Okay. Dahil nanalo ka based on merit. Kasi, alam ko,
maganda ako. Okay. At kaya ko naman pong ilabas yung aking talents and skills. Okay. Parang dun po. Kayo ba'y may pinarmahan na kontrata? Mahaba ba yung long form ba yung contract? Marami po. Pagdating po namin sa screening, may contract na po kami agad. First day po namin may contract na kami. Nandun na po lahat ng pangalan natin. Mm-hmm. At we have to sign it sa lahat ng mga candidate. So, yun po. Pero dyan ba nakadisclose na kinakailangan magbenta kayo ng ticket or kinakailangan? Wala? Wala po. Wala pong nakadisclose dyan. Wala din po yung amount na 350,000 to compete International. Ito si Charo Caluloy. Siya ba dati, ano rin, nanalo? Is she a contestant or is she just an organizer? Ang alam ko po, siya lang po yung pumalit kay Miss Patricia Javier. Kasi po may COVID po nung time na yun si Miss Patricia Javier. Siya ang nanalo ng 2019 Miss Universe Philippines. Mrs. Mrs. Universe. Okay, Mrs. pala. Okay. Tawagin nga natin si Charo Caluloy. Tingnan natin kung makakasa. The child is either unattended or out of coverage area. Hindi natin makakontak, ano, at this point in time. Importante kasi kung sakaling nanunood ho sa atin yung national president or members o nang sinasabing, may tanggapan ba ito? May opisina ba sila? Wala po kaming napuntahan. Di po namin alam. Kasi ako po, nag-file po ako ng resignation. Nung binalik ko yung corona. Okay. Naka-address lang po sa Simon's Cafe. Kasi hinanap po ng attorney ko kung saan namin niya address. Wala pong address. Kasi hinanap din po sa website. Wala din po. So wala sila sa website, wala rin silang office, sa coffee shop lang. Opo. Doon dadali Simon's Cafe. Opo, yun po yung nangyari. Okay. Sa website, wala po tayo nakita. Sa website ng Securities and Exchange Commission, wala po sila doon. Nagpadala na rin ang formal na sulat ang Bitag Multimedia Network sa Miss Universe Limited sa Bulgaria na siyang may hawak ng international franchise ng pageant. Sino kayo may hawak ng franchise dito sa Pilipinas? Dapat malaman mo, iimbestigahan ho natin to, mga boss. Ano ang nagtulak sa'yo? Bakit mo sinorender? Yung ba'y sinabi sa'yo, isuko mo yung corona na yan? Nung nagsabi po ako na hindi ko po kaya magbayad ng 350,000 kasi po may utang pa po ako na 250,000 from the last event. Mm-hmm. Okay, bring back the crown. Bring back the crown? Yes. And so, surrender the crown? That day, sinurrender ko po. So, yung 250,000 pesos, yung mga tickets na hindi mo nabenta, apo, kinukuha nila sa'yo yun? Yung pera po. Actually po, hindi po ako nakaramdam ng sincerity as a nanay to nanay. Na parang may demand letter agad. Okay. Parang, hindi mo ba sinorender yung mga tickets na hindi ko nabenta yan? Ito. Hindi po, hindi po. So, kasi po, ang gusto ko po sana talaga is mabayaran ko talaga siya. Kasi alright, so, ang hirap po maging ano eh, yung parang, sige, pinilit mo sa akin, sige, pipilitin ko ding bayaran. Okay. Kaso lang, parang hindi na siya dapat. Hindi ba dapat pag hindi mo nabenta, parang ikaw nang bibili? Hindi ba yun sinabi? Yun po, parang ganun po nangyari. So, kung hindi mo maibenta yan, bilhin mo yan? Opo. So, nagkautang ka tuloy sa kanila? Opo. Gumastos ka lahat sa mga suot mo na yan, tsaka lahat, yes, sa'yo po. Lahat? Yes po, sir. Lahat po sa amin. Tapos, pinagbebenta pa kayo ng ticket? Yes po. Yung ticket na lahat, 250,000? Hindi lang po 250. May nabayad pa po ako na una. May nabayad ka na. So, total po is 470,000. Actually po, sinabi ko po, ma'am, may 25 lang po yung binili ko. Ay, hindi na. Na-reserve na yan. Ganun. Na-reserve? Eh, tapos ng contest. Para no saan yan? No po. Yung before pa lang po. Oh, then, hindi ba pwedeng isa, hindi pwedeng isa uli kapag hindi nabenta? Yun nga po. Parang kailangan parang po utang mo na yan? Yes po. Ang lagi po nilang pinupost is may pinupost utang. Pinupost ka? Pinupost po ako. Saan ka pinupost? Social media po. Sa pinag-uusapan po nila ako, yung mga queens. Yung mga kakapwa mo rin mga yes po. Wala pong empowerment. Walang women empowerment na nagaganap dito. Na parang as a nanay, 'di ba dapat parang tatanungin, magkakaibigan kami. Sana tatanungin nila ako, Jess, okay ka lang ba? May utang ka, hindi mo binabayaran. Pinopost pa nila ako sa Facebook. Paano? Yung mismo mga nakasama mo sa beauty pageant na to? Yes po, at marami pong message sa akin na talagang yung queen na isa, kinakalat pa po ako na alam mo ba, si Jessa, may utang kay ganito. Ganyan, ganyan. So parang sa akin,
nakakaganda ba yun sa inyo? Parang dapat ang pinoportray natin dito is women empowerment. Nung sinabi mo na sa kanila, I thought this is based on brain and beauty doon sa contest. Parang merit, hindi ito parang award na binibili. Anong sinabi ng organizer? Anong sinabi ni Charo? Si Charo makausap mo? Opo. Anong sinabi ni Charo nang kinausap mo? Nung sinabi ko po na hindi po ako masaya dun sa result, bring back the crown, ganyan, and... Ganun lang sa telepono? Chat lang po. Chat? So sabi ko, ayokong parang binibili ko yung crown. Tapos sabi niya, sino bang bumili ng crown? Ganyan. Tapos parang sinireverse psychology na kami. Na sabi ko, lahat ng tao na nakapanood doon, alam na alam yun. Hindi ko pa nga alam kung sino yung kapalit ko, meron eh. Hindi ko pa, alam yun, parang tinatawagan na sila. Yung mga ganyan. So parang sabi ko, parang mali talaga sa umpisa yung sinalihan ko. Hi, Miss Charo. Kahit na ano pang narinig ko before the pageant, alam mo yan na in good faith ako na sumali dito. Pinapakita ko pa nga sa iyo lahat ng mga comments ng judges last year, pero hindi. Sabi ko, naniniwala ako na fair ang mangyayari ngayong competition na to. And then, hanggang sa nalalaman ko yung mga kailangan pa palang bayaran yung special awards, parang hindi yun na... nasabi sa amin. So, sana pala, sa una pa lang, na-disclose nyo na, para hindi kaming mga nanay, sobrang vulnerable kami, marami kaming ginagawa, business owner kami, sana this time, or gagawin nyo ulito next time, wag na sana, or wala na sana ng nanay, or missis, na aabusuhin nyo mentally. Imagine, pinadalan mo ako ng demand letter, because hindi ko nabayaran yung utang ko na sinasabi mo. Anyway, basta-basta mo na lang ibibigay yung crown sa hindi ko alam kung paano yung qualifications na ginagawa nyo sa pagpili ng representative ng Philippines to compete internationally. Yung effort namin, niwala kaming natanggap ni cash prize or gift packs. Niwala po kami kahit Jollibee man lang na parang sobrang sama nung aming na-experience. Kaya po ako nandito. Wala po akong sama ng loob sa mga nanalo or sino yung specific na tao. Wala po sa mga queens na iniisip na lumabas ako dito dahil nasa fifth place lang ako or dahil may utang ako na 250,000. Hindi po ako lalabas dito dahil lang doon. Lalabanan ko po yan. Hindi po kami papayag na maulit pa to next year or kahit na ano pang organization na gawin nyo na meron kayong gagatasan ng mga nanay. Ako as a business owner, entrepreneur ako, yung pera na ginagastos ko, hard-earned money yun. Kaya lahat ng nilalabas ko na pera, pinag-iisipan ko muna. Sana maging maging totoo sila sa mga nanay kasi hindi naman po kami parang dalaga lang kasi mayroon din nga po kaming mga business, may sarili po kaming buhay, may mga anak kami. Ayun, ang akin po same kay Miss Jessa na ayun, matigil na yung ganitong pangyayari kasi parang nakaka-trauma din sa mga nanay kasi may mga other candidates din na hindi lang makapagsalita, ganun. Nananawagan po kami lahat doon sa mga sumali at medyo may reklamo laban dito sa Mrs. Universe Philippines, makipag-ugnayan po sa amin. Dalawa na po at alam ko marami. Bago ho namin nilabas to, nagkaroon ho kami ng Zoom conference. Ito ho'y meeting ng last week. Nakausap ko po, marami po sila. So nananawagan po kami that you can start, we can have a meeting by Zoom para mailantad. Para matigil na ho ang panloloko nitong Mrs. Universe Philippines, base ho sa reklamo nitong dalawang guest ho natin. Nung klaseng organizer kayo, wala akong pera. Tapos parang nangungutong kayo. Ganito na lang, Mrs. Universe Philippines. First things first, disclose your intention. Pakita nyo na. Sabihin nyo malinaw, sinlinaw ng sikat ng araw, yung requirements. Beforehand, para malaman, para hindi na mag-aksaya ng oras yung ibang mga mabibiktima. Sabihin nyo na itong contest na to may mga requirements tulad na magbebenta ng ticket. At yung ticket na yon, pag hindi mo nabenta, babayaran mo. At lahat na yan, pati lahat ng mga gastusin, wala kayong price other than
Ewan natin kung anong klaseng hawak ni ng mga tropeyo ba yan, o maiden plastic na ginawa lang. Yun lang. Kami huwag kakatok sa inyong tanggapan, Mrs. Universe Philippines, at sa iyo, yung National President, Charo. Ini-invite ka namin dito, o di naman kaya, send us a letter, nagpadala naman ng sulat sa inyo, wala pa kami natatanggap. So in the meantime, kami mag-iimbestiga na. Officially, tinanggap na natin ang nag-iimbestiga na kami, at hindi kami titigil hanggat matunto namin yung kung saan ang opisina na to. Ha? Good luck sa inyo. At pagkatapos, at least hindi na sayang oras yung pagpunta sa tanggapan namin. At make sure that we'll be contacting you dito sa reklamo na to, okay? Thank you so much for all right, sige. Walang ano man. Ito po, nag-iisang pambansang sumbungan.